Direk, paano nabuo yung concept and paano siya nagsimula and paano po si Casey Concepcion nandito po sa Asian Persuasion? Tell something about this story, how it works. Yeah, actually nabuo yung Asian Persuasion dahil kay Mike Ang. You know, it's based on loosely sa kanyang experience sa divorce niya. And dahil during that pandemic, so natapos siya because Mike is an engineer by profession. And then, pinadala niya sa akin yung script, pinasa ko. And then at that time also, height ng Asian hate sa New York. So sabi ko, this is a very good time na magkaroon tayo ng project na Asian. Tsaka at that time also, tinitingnan ko yung 10-year anniversary ko sa entertainment industry sa New York. And sabi ko, I have to do something different. So 10 years na ako nagpo-produce, so try ko naman yung direction. And then si Casey naman, she came into play kasi at that time naghahanap ako ng mga choices. Galing pala ng Pilipinas kasi yun ang isa sa mga advocacy na dinadala ko. Na naka-base po sa internet, sa US? Hindi naman. Ah, okay. Naghahanap talaga kung sinong maganda, magaling, na naka-famous na, you know, na hindi naman tayo mapapahiya pag-ilakon natin doon sa abroad, sa Hollywood. So, naka-list na sila noon. And then nakita ko yung reel ni Casey, ng acting reel niya. So, tapos nag-DM ako sa kanya sa Instagram. Syempre, hindi niya pinansin. No? Kasi dami siyang DM. So, tinawagan ko si Sharon. Tapos sinanong ko, asan ang anak mo? I've been messaging her. So, Sharon called her at sinabi ng ano nga. So, nabasa ni Casey message. Nag-zoom kami nila Mike. And then, she flew to New York 2 weeks later. Nag-workshop na, nag-read ng script. Tuloy-tuloy na. Kumbaga, yung binubuo po yung concept ng pelikula, walang Casey Concepcion pa in the picture. Wala. Nung wala. Nabuo na po, tsaka lang po. I mean, pag nagbabasa kasi ako ng script, parang kinakast ko na siya kung sinong kilala ko. Meron kang ambitious na cast, meron kang carry-on, merong imposible. Yung mga ganun. So, at least merong choices. Yeah. Okay po. At personally po, kayo ni Miss Sharon, may relationship po kayo? Ay, matagal na. Because I have also, she's also on my list na meron kaming gagawin. Huh? Natatawa nga siya. Batagal ako nauna pa. So, wala, tadhana talaga ni Casey. So, Tuloy yun direct, yung movie with Sharon? Yeah, kasi nag-pandemic nga, di ba? Tapos ng labor dispute. Tapos yung SAG-AFTRA, natenga din kami. Kasi yung next ko si Maricel eh. So, marami, si John Asilia, si Jericho Rosales, marami akong nakalist na. Si Julie Santa Maria, si Tony Lacruzca, lahat sila yan, bibigyan ko ng talagang lead roles na kasama yung mga Hollywood stars. So, sabay-sabay po ba ito na international? I wish. Role? Kaya lang mahinang kalaban. I think ideally, makagagawa lang ako ng 2 to 3 films a year. Dami nun. Okay. And the same time, ito pong releases po, itong Asian Persuasion, release na rin po ba ito with other states? Sa New York, pagbalik na, alis kami ng December 7 ng Manila, December 8, paglapag namin doon, release na sa New York. Limited lang muna siya for a week, titingnan namin kasi I'm trying to attract a bigger and wider distribution globally. But it's not just only open, not just only for the OFWs. Hindi. Oo naman, kasi Asian Persuasion is represented by 21 Asian countries. Not just the Philippines. Not just Philippines. Kaya lang, Pusong Pinoy, marami, di ba? Si Yap Concepcion, Tony Rabruska, Fede Los Reyes, Apple the App, Rex Navarrete, Rachel Alejandro. Marami akong kinuha na Pinoy talaga. Si Rachel po after dito? Hindi ko alam. Hindi ko alam, but she went to our world premiere sa New York. She appeared there. Could you say naging cowboy si Casey when she was shooting with you? Only because, syempre, dito sa Pilipinas, pampered na pampered sila. Oo. But there, you have to do everything yourself. Oo. Well, minanage ko na yung expectations, di ba? Kasi yung tawagan namin, syempre, I know you're a celebrity. Yeah. Pero sa SAG-AFTRA, kasi hindi pwedeng may ganyan. Ah, talaga? Oo. May, even if you can afford it, even... Kahit Julia Roberts ka pa, you have to be subjected to the SAG rules. And that was clear to Casey? Oo naman. Yeah, kaya nga nung nasa set, she cleaned after herself. I mean, nakita siya bibit-bit ng sapat. Talaga? Hindi yan mangyayari sa Pilipinas. Pagbibit-bitin mo. Wala silang mga PAs. Pero no, she did it by herself. Kaya, you know, and then she was happy. I mean, you've seen her interviews and all that. Right. She was so happy to finally work with a Hollywood film under SAG-AFTRA. Sir, gaano kahalaga sa inyong Asian Persuasion na pelikula? Mahalaga to kasi gusto kong magdala dito ng bagong content. Okay? Yung not traditional na, you know, alam mo na. Kasi yung central subject ng Asian Persuasion is divorce, di ba? Wala tayo nun dito. Oo nga. So, yung brilliant lang yung writing ni Mike kasi nga,
we portray the movie na it's not a tragic thing. Talaga love flies out the window pag walang makain, pag may nag you know, pag nag-cheat sa na partner. So pinapakita namin na it's not the end of the world. And then yung mga parties, yung parents, they have to coexist for the child or for the children. They're not it's not about themselves, about na yun sa mga anak. Para lang po sa kalinawan, sir, ha? Ang pinoportray po na character dito ni Casey sa Filipino-American. Yes, well actually character ni Casey galing siya ng Pilipinas. She's a fashion executive. Kaya lang dito sa Pilipinas, parang hindi pinapansin yung mga ganyan na kailangan mag doktor, attorney, you know, engineer, accountant, yung gano'n. So pag dito, parang tinataas ka ng kilay, yeah. Di ba? So pumunta siya ng New York, nag-aral siya dun sa NYU, tapos, pero galing talaga siya ng Pilipinas. Pilipino po talaga. Pilipino talaga siya, yeah. Invite na lang siguro? May last na lang po. Kumusta si Casey po as an actress and as off the camera po? Ito, sasabihin ko sa ito with wholehearted honesty, namangha ako kay Casey Concepcion dahil lahat ng crying scenes niya, tumitindig ang balahibo ko, lahat ng crying scenes niya, one take lang. I did not ask for a safety. Wala. Grabe. Lahat ng, she has like four scenes dito na umiyak. Madali lang, hindi kami longing na yung mga ano, one take lang yun. So underrated pa pala siya sa lagay na yan. Oh my God. Kaya diba? Nga, yun ang sinasabi niya sa vlog, sa mga interviews. Nakita ko din sa mga interviews na yung training dito, makakumpit doon. Off-cam po. Kumusta siya off-cam? Off-cam, yun nga, nag-celebrate siya ng 37th birthday. That's a set. Oo. Mm-hmm. Tinlit niya kaming lahat. Naku, pinayaran niya. Dollars yun ha. Wow. Oo. And then, one time, she tried to sneak out of the set. Magkakapi daw siya. Pero hindi niya alam lahat ng... Kasi pag SAG-AFTRA, lahat ng perimeters protected yon. Pag may nag-drive na actor, lahat walang sasakyan na hindi involved sa production. You have to pay the police, you have to pay the traffic controller. You can't just let an actor drive. Safety control yun. Kaya, yeah. She's game. She's scared kahit yung pag, ano niya, na fire extinguisher. What happened? She tried to sneak out and? Yeah, she tried to sneak out to some of buy coffee. So, wala. Nahuli siya. Not in a bad way. Tinanong na siya natin, isa ka pupunta? Okay, sige. Invite na lang invite po mga viewers, sir. Yeah, so, saan dito? Okay. Uh-huh. Yeah, inaanyayahan ko po kayong lahat na panoorin niyo yung Asian Persuasion, starring Casey Concepcion, Dante Basco, Paolo Montalban, and Kevin Kreider. Palabas na po kami nationwide. Sa ngayon, meron kaming 100 branches ng malls. Yung iba pa yung sa mga sine. Nag-list na sila Ayala, si Robinson, si Rockwell, tsaka si SM. Tingnan nyo na lang po kung anong malapit sa inyong mall. Starting November 29, hindi po kami namin ma-insure na pagpasok kami hanggang weekend. So panoorin nyo po kami 29 or 30 para makita nyo naman.